Okay. Good morning ulit. 1:20 na. In the morning. Gusto ko naman sana talakayin ngayon yung tungkol nga sa sinang gulo, di ba? Yung tungkol sa pasukan ng mga bata. Sabi ni President, wala munang papasok. Hindi niya ina-allow or hindi siya hindi siya convincing na para papasukin ng mga bata. Tapos taliwas sa sinasabi ng DepEd na pwede na yung mga ano, pwede na magpalista yung mga iba, ganyan-ganyan, at magkakaroon naman ng social distancing. So, sa side ng DepEd, syempre, kaya nila sinasabi yon, syempre, wala silang kikitain pag walang nag-enroll, diba? Alam naman natin yan, dahil ano ba yung sinisweldo rin nila sa mga teachers, kung ano rin yung pinang-enroll ng mga bata, diba? Ngayon, sa sinasabi naman ni President, ni Tatay Digong, na hintayin ang vaccine, talagang matagal yun, bago magkaroon ng vaccine. Super, super tagal. Eh, syempre, dadaan yun sa masusing, para malaman na talagang okay yun, at baka marami pang mamatay kung magkamali, diba? So, kung ako bilang grandma, lola na ako, mas okay sa akin na huwag na lang munang papasukin. Kasi, hindi naman tayo nakikipag-unahan. Ang mga anak naman, o ang mga anak naman natin, naman nakikipag-unahan na, o pag 7 ka, kailangan grade 1 ka. Pag 8 years old ka, kailangan grade 2 ka na. Okay lang naman na ma-delay yan, kasi meron naman kasing problemang nangyayari. Diba? Kumbaga, meron naman talagang issue at may malaking rason. Kaya kailangan na huwag muna. Kasi kumbaga, yung sa DepEd, sabi nila na yun, walang ano, parang bias yun, para sa akin sa kanila. Dahil syempre nga, kailangan nilang kumita eh. Kailangan nila i-push na talagang kailangan may mag-enroll. Diba? Pero sa isang banda, mag-isip-isip din tayo mga mamis. Kasi nakataya dyan ang buhay ng anak natin at buhay natin. Kasi once na yan, nagkaroon din ng naging positive yan, uuwi yan sa bahay, o di damay-damay na. Kayo ng lahat meron na, diba? Ganun talaga. Kumbaga, ayaw man nating tanggapin, ay mahirap pala tanggapin na nangyayari to, na sana nananaginip lang tayo, sana walang ganito. Dahil talagang for the first time nangyari yung ganito, magmula nung sinasabi nilang 1918 yung sa Spanish flu ba yun, na talagang ganyan din ang nangyari, halos ganitong ganito. Syempre, bata ang pinag-uusapan ko, tayo nga, matanda na tayo, di ba natatakot din tayo lumabas. Kumbaga, tama, tulad nga yan, noong sasabihin nga nila, na ECQ, wala makakain, hindi makakalabas, hindi makaganyan, hindi makaganon. Tapos ngayon naman na GCQ na pwede-pwede na, sabihin naman, naku eh, baka mamaya naman eh, mamatay kami eh, dahil ganyan, dahil lalabas kami eh, di ma-expose kami eh, di matira matibay. Hindi na malaman ng gobyerno kung saan susuot sa atin eh. Di ba? Kumbaga, ewan ko lang ha, pero nakakaawa yung presidente natin, dahil kumbaga, hindi biro to ha, kahit siguro sino ngayon, ewan ko, kahit si Robredo eh, pumayag siya na siya muna umupo ngayon habang may pandemyang ganyan. Dahil sa hirap, sa problemang dinadanas ng bansa natin. Dahil yun na nga, tulad nga ng karamihan siya sabi, yun yung mayayamang bansa, nagkakandaloko-loko. Tayo pa kaya, di ba? Sa China nga ngayon, ano ang news nila? Meron na naman silang outbreak na humihingi na ng tulong yung mga kabataan, na yung mga magulang na iligtas ang kanilang mga anak kay Trump. Para lang mailigtas sila, dahil talagang itinatago na naman ng China kung ano na naman yung nangyayari doon. Diba? Na talagang, grabe na talaga eh. Hindi talaga, mahirap talaga, nakakalungkot, isipin, nakakabato, diba? Dahil nasa dito lang tayo, nakatambay, yung ginagawa, diba? Hindi makalabas, mayroon tayong mga anak, di natin maipasyal. Yung bang karapatan nila na makalabas man lang, makapag-aral, hindi na nga nabibigay, diba, dahil sa
pandemya na yan. Medyo sa COVID-COVID na yan. Ano? Kaya sana naman eh, magtulungan na lang tayo kung ano ang sabihin siguro ng, ano sabihin ng gobyerno natin. Sumunod na lang tayo. Hindi tayo marami pang pagkagito sinabi, meron kayong dahilan. Kapag may sabihin na naman, meron namang komento. Eh, hindi na malaman kung saan pupunta eh. Eh, kaya na lang kaya maging presidente. Para mawala naman ng problema yung presidente natin. Sa totoo lang, ang hirap eh. Kaya yung mga iba dyan, ano yung mga senador, mga nagmamagaling. Nakakainis. Nakakainis talaga. Nakakainis na sila. Nakakainis tuloy, di nakakadamay pa. Ganito na ang buhay natin. Tapos ganyan pa ang nangyayari, di ba? Kaya, yun lang. Kung ako ang tatanungin, huwag mo lang papasukin. Siguro kung hindi man mahintay yung vaccine, o kung ano man yan, kung mawala yan at medyo bumaba naman, siguro tsaka na lang pag nakasiguro na tayo. Kasi bata na pinag-uusapan doon dito eh. Yun nga matatanda, nakita mo na, kinwarantine, matanda na yun ha. Sabihin may edad na, 30s, 40s. Hindi, samantalang dati, nung unang sabi, ang pro ng mga kabataan at yung mga ano na, di ba, mga 60s and above, di ba, pero talagang delikado na, kaya sana sumunod lang tayo, pero sa ganun nga, na nahahati, yung sinasabi ng Pangulo, hindi nang nasusunod pagdating sa baba, hindi nasusunod, na hindi ko malaman bakit, di namin natin malaman ba't ganun, ano, pero kung yung kabutihan ng anak natin ang pag-iisipan natin, huwag na lang muna. Huwag na lang. Dahil pwede pa yan maituloy yung pag-aaral. Hindi naman yan mauubusan ng aral. Diba? E pag kaya nawala, namatay dahil na nagkasakit, lalong wala na. Lalong hindi na lalo nakapag-aral. Diba? Kaya mga mami, mga lola, please lang, sabihan nyo na yung mga anak nyo na may mga apo, mga anak nyo na may mga apo kayo doon na huwag na ipilit. Yan, yung iba kung gusto nila, di sumigi sila. Pag may nangyari, edi doon na nila makikita. Yun lang. Okay, at susunod ulit na reaction para makapag-ano naman tayo. Sana kantahan, kaya na wala yung kasama ko eh. Siyempre, wala. Baka bukas siguro. Medyo mag paano man tayo. Samahan niya naman kami magkanta-kanta lang. At pa sarap-sarap naman ng ano. Parang wala problema ba? Para hindi natin masyadong naiisip yung mga ganitong bagay. Dahil talagang kung pwede ka lang, pwede naman walang kurutin ng sarili mo para sabi mong nananaginip ka lang, di ba? Okay? Bye-bye. And subscribe, please. Bye-bye.